Umabot na sa kalsada ang alitan sa pagitan ng lungsod ng Makati at Taguig kaugnay ng pinag-aagawan nilang Bonifacio Global City. Nagkagulo kasi ang mga tauhan ng dalawang syudad matapos baklasin ng mga tiga-Taguig ang tarpaulin na nagsasabing welcome to BGC Makati. My report si Marisol Abdurrahman. Pinakasuktulan na. At ito ay hindi namin makakalakas. Ito ang nanggagalating pahayag ni Makati Mayor Junjun Binay sa anya'y sobra ng ginagawa ng Taguig City sa kanila. Hindi lang daw kasi nang gugulo kundi lumabag pa sa batas ang mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng Taguig. Ang tinutukoy ni Binay, ang nangyaring gulo sa pagitan ng mga tauhan ng Makati at Taguig City kahapon na napunan ng CCTV. Sa video, makikita ang mga lalaki na nakaputing t-shirt na may nakasulat na I love Taguig na nagbabaklas ng mga tarpaulin na kalalagay lang na Makati sa Makiling Road sa Forbes Park, Makati. Nakasulat sa tarpaulin na welcome to BGC Makati. Maya-maya, dumating ang mga tauhan ng Makati City na nakablue na t-shirt para sitahin ang mga nagtatanggal. Pero di nagpatinag ang mga taga-Taguig hanggang magkagulo na. Kita rin sa video ang paglapit ng isang lalaki na nakapink sa nagkakagulong grupo. Hawak nito ang kanyang cellphone na tila kumukuha ng video. Hinabol siya ng grupo hanggang sa kanyang sasakyan at kinuyok. Ang lalaking nakuyok, iniharap kanina sa media ni Binay. Nakabenda ang braso at napakilalang si Ryan Guray na tauhan ng barangay Southside, Makati. Pinipilit pong kunin ang cellphone dahil dapat daw burahin ko yun dahil ano daw po ang authorized ko para kunan sila ng ano. Tapos hindi ko po binigay, doon na po kung nila ginawa ng action na saktan, tapos saka ako din yung threat na papatayin kung hindi ko ibibigay sabay sa paket po na bitawag ko yung cellphone, kinuha nila. Tapos sunod ako ay nakikiusap kay Mayor Lani. Isuko na ninyo ang mga empleyado ng Taguig na lumabag sa batas. Sana naman ay hindi lang pagsabihan ang mga taga-Taguig, dapat din silang panagutin sa batas. Malinaw na hindi lang ng gulo ang mga tauhan ng Taguig sa Makati. Lumabag sila sa batas. Dapat silang managot sa batas. Sa gitna ng gulo, inaresto ng Makati Police si Rogelio Orbillo na tauhan ng Public Order and Safety Office ng Taguig dahil sa pagbibit-bit ng baril. Imbes na ikulong sa Makati Jail, iturn over na ito sa Taguig Police bilang courtesy. Pero napag-alaman umano na pinakawalan din ito ng Taguig Police. Eh mukhang maraming mabibigat na tao na nakikiusap na palayain ito. But under whose authority? Na sana hanggang umaga, madala sa amin, may inquest, at pagkatas ibibigay din namin sa kanila ang kusidiya. Ngunit ito ay lubusan nilang pinagwalang bahala. Masakit man sa kalooban ko, masasabi natin na ito ay obstruction of justice. At kami ngayon ay magpapain ng case. Hindi nagbigay ng pahayag si Taguig City Mayor Lani Cayetano. Pero sa statement na Kim Pautin, officer in charge ng Public Order and Safety Office ng Taguig, pinabulaanan niya na pinatakas ng Taguig Police si Orbillo. Ang katotohanan, pinirmahan ng Makati Police ang release order ni Orbillo. Dahil sa pag-aresto nila kay Orbillo, sasampa ng reklamo ng Taguig ang hepe ng Makati Police. Nangyari raw kasi ito sa McKinley na ayon sa Taguig ay sakop pa rin nila at labas na nasasakupan ng Makati. Hinihingi rin nila sa Makati na isurrender nito ang lahat ng kanilang police personnel, MAPSA at iba pang empleyado na pumasok sa Taguig. Marisol Abdurrahman, GMA News.